dahil sa hirap ng buhay, kailangan kumita ng pera. Naging isang habal-habal driver ako na mamasada sa umaga para may maibigay sa aking mga magulang. Sa tinagal-tagal kong namasada sa kalsada, is napunta ako sa mga barkadang sabihin na nating gumagawa ng hindi mabuti. Sumasama ako sa kanila sa paggawa ng mga illegal activities para kumita ng pera, ng easy money. Ako po si Venerando Borden Ibarita Jr., 26 years old, taga Kalunasan, Cebu City. Ang mga ginagawa ko sa RCY is training ng electrical, plumbing, ganyan. Kasi meron doon sa RCY, meron silang alternative learning system doon sa loob. Doon ako nakatapos ng high school. Doon ako natutong mag-house wiring, although basic lang, pero malaking bagay na rin yun. Pagka-graduate ko sa St. Paul College Foundation Incorporated dito sa Cebu, at saka pumasa ng board exam in 2018, ngayon isa na akong J01 trainee. So ngayon, ang ginagawa ko dito sa BJMP Regional Office, tumutulong sa mga office works while waiting order for formal training doon sa Laguna. Patunayan ko sa sarili ko na nagbago na ako dahil para sa akin, isa na akong responsabling tao. At saka yung awareness nung decision making ko is matatag na. Nang dahil sa Juvenile Justice Welfare Act, malaking bagay yun para sa mga kabataan katulad ko. Yung mga kabataang napariwara ng landas, nakagawa nito. Dahil sa batas na yan, nabigyan ng ikalawang pagkakataon yung mga kabataan katulad ko na magbago, mareforma yung sarili nila. Naging successful ako sa buhay ko. Nagsisilbi na ako sa government ngayon. Noon, isa akong public enemy. Ngayon, public servant na.